Hello guys, good evening. Isa na namang anong isa na namang wala. Ano ngayon? September 4. Good evening po. Welcome ulit sa channel ko, Shorted Board GSM. Ito, meron po akong tanggap mula sa shop Lenovo IdeaPad 330S 14 LKB. According sa customer, dati nagloloko na daw na biglang-biglang namamatay hanggang sa tuluyan nang namatay. Sabi niya. So, ayun, papagawa. Sabi Ma'am Gina, ay ako, magagawa yan. Sabi niya. Parang may pakiramdam siya. Sana nga magdilang anghel siya. Si Ma'am, with charger. Ito, testingin ko muna yung charger. Pero sa shop, kanina na-testing ko na. May output ito. May isang output. So, di sabihin good yung charger. Yan, para makita. Yan muna. Tingnan natin kung may output yung charger niya. Oops. Hindi ano. Hindi. Ano ba yung pantusok dito? Kailangan tusukin kasi yung sa loob eh. Ito ba? Kasha. Yun. Kasha. Okay. Check. Oops. Ayun. May 20 volts. 20 volts yung kanyang charger. 20 volts. 65 watts. 20 volts. 65 watts. 3.25 ampere. So, good yung kanyang charger. Pero hindi ko pa natetest ito kung may shortage. So, checkin natin ngayon. Times 1 sa analog tester. Ito na. Negative sa positive. Tapos positive probe sa negative. Ayun, wala. So, walang ka-short-short. Sa power supply naman. Tingnan ko. Hanapin yung maliit. Ito yata. So, wala ring reaction. 0.001. Kailangan may ilaw dito. Wala ring namang ilaw. O, buksan na agad. Sana madali lang ito.
Parang may nakita akong parang nabasa dito na parang nag-corroded dito. Medyo nag-green ang kulay. Baka naman nabasa ito. Positive, negative. Check ko yung battery terminal na kung may shortage. Wala. Pero ito. Ito yung suksukan ng itong ito itong lagayan ng CMOS battery, yan yung parang nag-green. So, tignan ko sa microscope kung mayroong kalawang. Oops. Parang meron nga. Pero hindi kalawang. Greenish. In color. Linis. Ayan. A few moments later. Yung flex niya parang meron ding ano. Dumikit na mga dumi-dumi. Linisan ko lang. Mamaya dito na tumino. Agad-agad. Pag ganun, hindi na tayo nahirapan. Try ko nga. Baka may himala na. Hindi nakasalpa yung battery. Itong charger muna. Yung orig charger na lang niya. Ito. Ayun oh. Pagkailaw. Ay, nawala. Kala ko naman. Pinasaya agad tayo. Ayun oh, may ilaw oh. Tapos namamatay. A few moments later. So wala, ayaw pa rin mag-power na. I-short ko muna tong ano. Sa CMOS. Baka magkahimala. Habang nililinisan. Parang may kalawang sa part na to. Oh. Ito itong sa may linisan ko na rin. Baka dito nagkakaproblema. Connection ng HDMI. A few moments later. Dapat steady dito yung ilaw eh. Pero hindi eh. Ayun no. Buhay na yata. Umiilaw, umiikot na yung fan. Pero namamatay. Ah, ganun. Saksak na ganyan, iilaw, pero tas iikot. Tas mamamatay. Ah.
power on nga. Wala. Wala pa rin. So pagsaksak ng charger, iilaw yun, iikot yung fan, tapos mamamatay. Itong dito tayo sa power supply. Ganun din. Parehas lang. Pero zero yung kanyang current reading. Tapos pag press ng power, wala. Ang galing ko tong battery. A few moments later. Ganun pa rin, pero sandali lang. Mayroon lang akong sisilipin. Walang ilaw. Tanggalin ko nga itong keyboard flex. Ay, hindi pala nakasaksak. Wala pa rin talaga. Tapos mamamatay. Kabit. Tapos mamamatay. Align ko nga ulit. Kabit ko nga to. Saksak charger. Then oh, medyo ligpit yata. Sobrahan. Saksak. Ayaw pag ganito. Pag bubuksan na ganyan. Walang response. Ayan. Ilaw. Ikot. Mamamatay. Ay, ganun na lang palagi.
No luck. So, tanggalin ko na lang tong motherboard. Oops, nga pala. Bago ko tanggalin, check ko muna tong linya ng switch pala sa ilalim. Baka mamaya kaya namamatay agad-agad. Dahil yung switch pala yung problema, no? Switch pala. Kasi may banda dito na nabasa. Ito. Ayan, medyo namumuti-muti dito sa may switch niya. Linis. Yan. Balik ko na lang to muna. Or mamaya na. Testing natin. Baka may himala na. Wala na yung ilaw. Ay, ang init! Yun. Umiikot. Umiikot yung fan. Ayun. At nabuhay. So mukhang yung switch ang shorted. Di ko chinek agad kung shorted. Nilinisan ko agad. Kasi nakita ko may meron ng parang water spill kanina. So nagkaroon tayo ng hint agad-agad kanina. Ang galing ni Ma'am Gina. Magagawa yan, sabi niya. Ayos. I-assemble ko lang. No? A few moments later. Ito. Patapos na sa pag-assemble. Lalagay ko na yung sa likod. So, bago ko ilagay, syempre lilinisan ko rin na muna. Testing. May baka lobat ito. Ah, hindi siya lobat oh. Oh. Ah, namatay. Lobat. Ay, hindi yata. Hindi. Ayun. Buhay na. O ganun lang, visual checking pa rin. Nagawa dahil sa basic na visual checking talaga kung may water spill, mga may corrosion o corroded parts. Ganun. So nagawa dahil lang doon.
Dahil na rin sa microscope. Matutuwa na estudyante nito kasi gagamitin, ginagamit daw to sa online eh. Online class. Medyo mabagal pa ah. Oh, mabagal yung loading niya. So according dun sa ano sa kwento nung may-ari, sabi niya nung una nag-on tas mamamatay agad. Nag-on tas mamamatay agad. So yun siguro hanggang sa tuluyan ng naging corroded yung sa switch niya. Kaya parang ayaw na niyang mag-switch. Parang ano, wala. Saksak ko na nga lang tong charger para sigurado. Parang napakabagal ah. Parang nawala yung display. Naiilaw naman dito. A few moments later. Huwag ko muna i-off ulit. Yan. Then on ulit. Vitamins na. Ayan. Mabagal lang yung loading niya, talaga. Ayun. Nasa recovery na siya since puro ilang beses na improper shot nang kasi nangyari. Restart my PC. Ayun, naputol yung video. Ito yung ano, ito na oh. Matagal talaga mag-boot lang. Ayan. Okay na. So salamat po sa panonood. Medyo boring lang talaga. Parang boring kasi ang dali lang nagawa kasi napakasimple lang yung ating procedure, no? Salamat po sa panonood.